Well, well, well mga kapopong, kumusta? Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay actually halos 8 months o 8 buwan na nakakaraan, ay gumawa na rin ako ng isang video regarding dito sa microchip issue na ang pagkakaalam ko noon ay posibleng matigil na itong microchip na ito dahil sa rami ng tao na bumabatikos dito sa microchip issue na ito. Subalit, base naman sa mga ibubunyag ko sa inyo ngayon eh, mukhang 20 o 30 years from now ay baka halos karamihan ng mga tao sa ating mundo ay mayroon na rin mga microchip na ito. Pero ipapaliwanag ko naman sa inyo mamaya ang isang bagay na sobra-sobra mong ikakatakot kapag ikaw eh nagkaroon ng ganito sa katawan. Well, siguro gusto mo na rin itong malaman, so huwag na natin patagalin pa at simulan na natin. Well, syempre bago ko ibunyag ang katotohanan sa likod nitong pag-i-implant o paglalagay ng microchip sa katawan ng tao, ay bigyan ko muna kayo ng konting review sa kung papaano nga ba ito nagsimula. Well, natatandaan niyo pa ba yung mga panahon na binabanggit pa ng ilang tao yung mga katagang, "Huh? Cellphone na may camera? Kalokohan yun, hinding-hindi mangyayari yun." Well, pagtapak naman ng taong 2000s ay namangha na lamang ang mga tao noong sumikat o nag-boom ang mga cellphone na mayroong camera. Eh yung mga sinasabi dati ng tao na, "Ha? Mga kotse na pinapatakbo ng baterya? Nako, imposibleng mangyari yan at hinding-hindi mangyayari yan." Well, gusto ko lang naman ipaalam sa inyo na noong nakaraang taon lamang ay itong kumpanya ni Elon Musk na Tesla ay na-achieve nila ang kanilang target na makapagbenta ng mga kotse na pinapatakbo ng battery. At itong guesting ni Bill Gates sa TED noong 2015. Naaalala mo rin ba ito? Na kung saan ang kanyang topic dito eh, "The next outbreak and we are not ready." Na nitong mga panahon naman na ito, which is taong 2015, ay maraming tao ang pinagtawanan siya na parang sinasabi nila na, "Anong outbreak naman ang pinagsasabi nito ni Bill Gates? Kalokohan yan! Hindi mangyayari yan!" Well, pagkalipas man ng 5 taon o pagdating ng taong 2020, ay ano na ang nangyari sa ating mundo? Well, ilan lamang yan sa mga bagay na noon ay pinagtatawanan ng mga tao na sa ngayon naman eh, nangyayari na ang lahat ng ito. Natulad nga nitong microchip na topic natin ngayon, na sino ba naman ang mag-aakala na yung mga RFID natin sa mga kotse o yung mga beep card na ginagamit natin sa LRT o sa MRT ay ngayon at dahil super advanced na ng teknolohiya natin sa mundo ay nagawa na pala itong paliitin ng kasingliit ng butil ng bigas na ginawa naman para mailagay sa loob ng katawan ng tao. Well, anyway, isa-isahin natin ang mga bansa na gumagamit ng ganito, ha? Well, syempre sino pa ba ang una dito kundi ang bansang Sweden, na kung itong unang version ng kanilang microchip eh, ginagamit lamang nila sa pagbukas sa mga pinto, so balit sa panahon pala natin ngayon ay nagkaroon na rin pala sila ng mas upgraded o mas high-tech na mga microchip, na kung saan itong microchip na ito ay connected na mismo sa iyong cellphone, na kapag may nag-text o may tumawag naman sa iyo ay pati itong microchip na nasa loob ng iyong katawan eh, magbabibrate at mag-iilaw-ilaw pa. Yes mga kapopong, kumbaga eh, mayroon na ring isang device na active na nasa loob ng iyong katawan. And take note mga kapopong na itong device na ito eh, hindi pa nalolobat. Dahil ang nagbibigay kasi ng kuryente o power dito sa microchip na ito ay ang mga radio frequency na nasa ating kapaligiran. Well, alam nyo naman na kahit saang sulok ka pa ng mundo pumunta, na kahit sa kasulok-sulokan pa ng kagubatan niyan, ay abot pa rin niya ng mga signal ng mga radio frequency. Anyway, dumako naman tayo sa bansang India. Yes mga kapopong, unti-unti na rin ini-introduce itong microchip implanting na ito sa India, na kung saan ang unang sales talk sa kanila ay itong microchip daw na ito eh, magagamit bilang isang e-passport. O sa madaling paliwanag na itong e-passport na ito, ay kapag ang lahat ng impormasyon ng iyong passport eh, in-upload mo dito sa microchip, ay kahit hindi mo nadala yung mismong actual na passport sa airport eh, pwede ka nang makalipad gamit lang itong microchip. Pero itong idea naman na ito ng India ay sa ngayon pinagtatawanan rin ng mga tao at sinasabing imposible o hindi daw ito mangyayari. Well, pero mga kapopong, tandaan nyo na parang ang karamihan yata sa pinagtawanan ng mga idea noon ay sa ngayon naman ay biglang nangyari within a span of
5 to 10 years lamang. While kahit nga yung mga idea sa robot, nagagawa ng iba't ibang produkto sa factories noon pinagtawanan na rin. Na kung mapupunta ka naman sa pinakamalalaking factories dito sa Pilipinas, ay gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang karamihan na sa mga nagtatrabaho dito mga robot na. Pero yun nga lang na marami naman mga tao ang nawalan ng trabaho dahil dito. Anyway, dumako naman tayo sa nangyari sa Dubai. Actually, itong microchip na Hugis Bigas ay matagal nang na-introduce sa Dubai noon. Pero since alam nyo naman na ang halos 90% ng mga tao sa Dubai ay mga foreigners, ay dito ay marami rin mga tao ang naging negatibo dito sa paglalagay ng microchip. Pero ngayong taon naman ay mayroon namang isang klaseng microchip ang unti-unting nagte-trend sa Dubai ngayon. Well, ito nga itong flat o itong manipis na microchip. Pero para pala sa mga hindi nakakaalam, ay itong microchip na ito ang isa sa pinaka high-tech na microchip meron ngayon sa mundo. Na kung saan ang lahat na yata ng impormasyon na gusto mong isave dito sa microchip, na tulad na nga ng pangalan mo, birthday mo, address mo, mga username at mga password mo sa iba't ibang social media platforms, na kahit mga credit card o mga bank account information pwedeng-pwede mo masave dito. Pero syempre since privacy ang pinag-uusapan dito kahit ako, nasabihin man nilang sa kukuman ito ilalagay, ay hinding-hindi talaga ako papayag. Well, ipaliwanag ko sa inyo ha. Unang-una kasi kapag nilagay mo ang mga information o in-upload mo ang mga information mo dito sa microchip na ito, at kapag gumawa ka ng kahit anong transaction gamit itong microchip, ay kahit sabihin mo man na yung credit card lang ang iyong gagamitin posible ring ma-send o mapasa rin yung iba mo pang mga impormasyon doon sa server ng tindahan kung saan mo ginawa yung transaction. Na mamaya hindi mo alam na nagagamit na pala ng iba yung identity mo upang makapagnakaw online. Anyway, dumako na tayo sa conclusion at ipapaliwanag ko na sa inyo ang kinakatakutan ko dito sa microchip na ito. Well, natatandaan nyo pa ba yung project ni Elon Musk na microchip? Yes mga kapopong, yung microchip nga na ilalagay daw sa utak ng tao. At dito pa lang kasi sa idea ni Elon Musk na ito, ay parang ipinapakita niya lang sa mundo na balang araw talaga ay posible na talaga na mabasa na talaga ng computer ang utak ng mga tao. Well, tipong kung ano ang iyong iniisip nare-record na rin sa computer. At malay natin na baka pati ang ating mga panaginip ay mapanood at ma-record na rin sa computer dahil dito sa mga microchip na ito na dinevelop naman ng matatalinong tao sa mundo. Pero ang tanong, ito ba talaga ay ginawa para makatulong sa tao? O ginawa kaya talaga ito upang makontrol ang mga tao sa mundo? Well, kay mga kapopong, anong masasabi nyo dito sa microchip na ito? Well, syempre gusto ko malaman yan. So, i-comment lang ngayon sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito, ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang ngayon sa baba. At muna ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!